Libreng serbisyong medikal at optikal ang hatid ng Kabuyao District Adventist Community Services sa Barangay Gulod, Kabuyao, Laguna. Mahigit 300 reading glasses ang kanilang naipamahagi sa nasabing medikal at optical mission. Ang kabuuang detalye ng kanilang paglilingkod nasa balita ni Jobel Rioveros. Narito tayo ngayon sa Gulod Basketball Court para tunghayan ang sinasagawang ACS kasama ng Health Department at ilang volunteers para tugunan ang pangangailangang optikal at pagtutuli ng ilang mga residente. Ang programang ito ay magkatuwang na pinangunahan ng ACS leader na si Sister Ana Loris Pabellon at Health Director na si Sister Fauna Paqueo. Naging sentro ng programa ang mga residente ng Barangay Gulod na isa sa mga teritoryong wala pang iglesia ng Seventh-day Adventist. Hatid ng programang ito ang libreng check-up sa mata at libreng reading glasses sa tulong ni Dr. Marquez. Mahigit kumulang 300 reading glasses ang naipamahagi sa naturang lugar. Nasabi nga lang po sa akin ng pamangkin ko na may libreng salamin. Ako'y natutulog, bigla ako bumangon kasi natuwa ako at meron. Masayang-masaya po at nagkaroon ako nito. Ito po ang hinahangad ko talaga. Kasabay nito, ilan sa mga health volunteers din naman mula sa First Kabuyao Hospital ang nagsagawa ng pagtutuli sa mahigit 100 mga kabataan. Namahagi rin ng libreng antibiotics, pagkain at juice ang mga volunteers para sa mga bata. Ang medical mission na ito ay pinano ng Kabuyao District upang matugunan ang pangangailangang medikal ng aming mga kapwa-Kabuyenyo. So ang nanguna po sa medical mission na ito ay ang Health Ministry sa pakikipagtulungan ng Adventist Community Services, lahat po ng ating mga officers, ganun din po ang ating district pastor, si Pastor Erniel. At nagpapasalamat po kami sa Panginoon sapagkat nagsugo siya ng mga medical volunteers na tumulong sa atin para may sakotuparan ang medical mission na ito. Lubos na kagalakan ang bakas sa mukha ng mga napaglingkuran, gayon din ang mga volunteers na nakisangkot sa gawain ito. Purihin ang Panginoon sa dedikasyon ng bawat isang nakisangkot sa gawaing ipabatid ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod na medikal. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ito si Jobel Rioveros para sa Hope Today and PUC News.